Hello mga kanyusbis! Welcome back! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na balita na humakalat ngayon sa internet. Patungkol sa leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Napapabalita ngayon na patay na daw si Kim Jong-un mga kanyusbis. Ito ba ay totoo o haka-haka lang? At kung totoo man ito, ang tanong, sino ang papalit sa kanya? Well, malalaman niyo yan dito, kanyusbis. Kaya tutok lang. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay mahilig manood ng mga ganitong videos, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Araw-araw kami nag-upload ng mga balita at istorya na pwedeng kapulutan ng aral. Sinasabing ang South and North Korea ay malaki ang pinagkaiba mga kanyusbis. Ang pinaka-obvious na ebidensya ay ang kanilang fashion style. Ito ay dahil ang North Korea ay nanatili sa kanilang makalumang kultura. Ang North Korea ay isang bansang diktadorya na pinangungunahan ni Kim Jong-un. Sila ay mayroong kakaibang rulership na tinatawag nilang Juche. Ang pinaka-description nito ay self-reliance. Lahat ng galaw at desisyon ng mga tao sa North Korea ay nakabase sa mga batas na pinapatupad ni Kim Jong-un. At kung sino man ang lumalabag dito ay mapaparusahan ng matindi. Kaya natin na pag-uusapan ito mga kanyusbis ay dahil nga sa naging trending ang hashtag Kim Jong-un dead. Ito ang naging spekulasyon ng mga tao dahil sa hindi pagsipot ni Kim Jong-un sa 88 taon na anibersaryo ng kanilang People's Revolution Army. Pero bago nito, ay napapabalita ng merong malubhang sakit si Kim at kritikal ang kondisyon matapos sumailalim sa isang heart surgery. Dahil sa pangyayaring ito, madaming bansa ang nag-imbestiga kung ano ba ang totoo. Sa China, isang Chinese journalist na mayroong 15 million followers ang nagsabi na patay na si Kim at ito ay ayon daw sa isang napaka-valid na source. Sa Japan naman, isang Japanese media outlet ang nagsabi na si Kim ay under vegetative state daw or paralyzed na mga kanyusbis. Meron din nagsabi na nag-collapse daw ito at dinala sa ospital. At meron din nagsabi na failed ang kanyang heart surgery dahil sa nerbiyos ng surgeon. Sa kabilang banda, ang US government ay minomonitor kung ano talaga ang nangyari kay Kim. Dahil mismo si President Trump ay naglabas ng statement na hindi pa talaga sigurado at duda siya na patay na si Kim. Ngayon mga kanyusbis, sabihin na natin na totoo ang balitang kumakalat. Paano ang North Korea kung magkataon? Sino ang papalit sa kanya? Simula 1940s, ang North Korea ay pinamunuan ng family dynasty ng mga Kim. Sa ngayon, wala pang napag-uusapan ang North Korea tungkol dito. Pero isa lang ang pinakaposibleng pumalit sa kanya, yun ay ang kapatid niyang babae na si Kim Yo-jong. Dahil sa ngayon, siya ang nagte-take over sa ibang trabaho ng kanyang kapatid na si Kim Jong-un. Sa lahat ng events, meetings, and decision making ni Kim Jong-un ay nandoon ang kapatid niyang babae. Ngunit ayon sa North Korean defector, ay nasa kultura ng North Korea na powerless ang mga kababaihan, kaya hindi sila dapat ang namumuno. Kaya kung sakali, kung patay na talaga si Kim Jong-un, ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jong ay mawawala na din sa istorya. At ang pinakaposibleng pumalit sa kanya ay ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki na si Kim Jong-chol.
Kung ikaw ang tatanungin, mga ka-newsbies, naniniwala ka ba na patay na si Kim Jong-un? Sa palagay mo, panahon na ba para magkaroon sila ng panibagong batas na pwede nang mamuno ang isang babae sa kanilang bansa? At dyan nagtatapos ang usapin natin tungkol kay Kim Jong-un. Kung mayroon kang suggestion, reaction, opinion at paksa na gusto mong pag-usapan, i-comment mo na rin yan kay Ms. Beez. Ano sa palagay mo kay Ms. Beez? Comment mo na yan. Maraming salamat sa panonood, mga ka-newsbills.